So, good day mga boss. Gagawa natin ng paraan tong domino try switch. So, mukhang pinasok siya ng tubig kaya parang nag-loose na yung kanyang connection mga boss, pati yung pindutan niya. So, masyado na malambot. So, gagawin natin diyan, ay gagawa natin ng paraan. So, papakita natin sa inyo mga boss na hindi na gumagana o ayaw gumana yung ating MDL. So, yan. So, simulan na natin mga boss. So, ito na yung ating domino. So, ito na mga boss, yung ating domino mga boss na binubuksan. So, ito na yung nangyari sa kanya. So, makikita natin dyan na talagang nasira na yung kanyang loob. So, yan. Parang nagputi-puti na siya mga boss yung contact. So, yan yung nangyari mga boss. Tapos, dito kasi sa domino na ito mga boss, replacement na parang local na domino switch to eh. Kasi parang plastic siya mga boss, katulad dito, napupudpud yung kanyang pangsoksok dun sa side mirror. So yan, napupudpud yan mga boss, tapos talagang plastic lang yung pagkakagawa sa kanya. So yan, so kitang kita nyo yung loob mga boss, tapos sobrang tigas. So yan, nasira na natin siya. Hindi talaga siya natanggal mga boss. So yan, kahit anong gawin natin na angat dyan mga boss, ayaw talaga. So, papakita ko sa inyo mga boss yung isang nabili ko sa online. So, eto. So, domino rin yan mga boss. So, eto, mas okay naman siya. So, yan. So, yan, bakal siya. Bakal yung pagkakagawa sa kanya. So, dito mga boss, pag nirepair mo to, katulad dito mga boss, yan o. Nakabukayan mga boss, pwedeng pasukin ng tubig at pwedeng kalawangin din siya. Ang gagawin mo lang mga boss ay iaangat mo lang to para mahugot mo to mga boss. At ang gagawin mo diyan ay hinangin mo ng panibago para so hihinangin lang natin ng panibago mga boss para may urong natin to. So, ganito lang mga boss. So, iangat lang natin to. So, yan o. So, yan mga boss. Ganyan siya ayusin. So, makikita natin dito mga boss. So, para may urong natin yan mga boss, ay kailangan natin na iksian tong part na to. Itong wiring na to. So, para umusog yung connection o pumasok tong goma na to dito sa loob mga boss. So, yan. I-rewire natin yan mga boss. So, ihinangin natin siya ng panibago. So, ganyan siya ayusin mga boss. So, yan siya sa loob. So, ito yung tumalsik mga boss. Yung puti na yan.
So yan yung tumalsik dyan sa loob. So yan yun mga boss. So dito, kahit anong gawin natin na angat, ayaw talaga. So yan. So anong nangyari na lang, nasira na lang natin yan mga boss. So ayaw talaga niyang umangat. So dito, unting sikwat lang natin mga boss, ay umangat na agad dyan. So yan. So ibalik natin siya mga boss. So ganyan lang siya mga boss i-repair. So kung gusto natin i-urong yan mga boss, i-rewire lang natin siya para yung itim na to ay pumasok dun sa loob mga boss at hindi rin siya maihila-hila mga boss na pwedeng mag-loose yung ating connection. So yan mga boss, yung pinagkaiba ng dalawang domino na to. So ito gawa sa solid. So hindi naman siya bakal. Parang ano siya eh. Parang aluminum mga boss. So yan. So eto plastic. Na parang substandard talaga mga boss na madali talagang masira. Lalong-lalo na yung part na to mga boss. To. So napupudpud yan. Nadideform. Hindi katulad dito mga boss na gawa rin to sa solid mga boss. So yan. So sa pagpili ng domino mga boss, ang piliin natin siyempre yung solid na talaga naman tatagal. So may kinabitan ako ng ganito mga boss, nasa 4 years na rin siya. So walang naging problema mga boss. So good quality talaga yung ganitong klase mga boss na domino switch. So kung magkakabit tayo, siguraduhin natin na solid yung ikakabit natin o yung bibili natin para sigurado tayong tatagal sa ating motor mga boss pag in-install natin. So yan, sana may natutunan kayo mga boss sa video natin ito patungkol sa domino tri-switch. At huwag po natin kalimutan mag-like, share and subscribe mga boss para lagi tayong updated. Maraming salamat mga boss at God bless.